Adlao na sabro sa akong mga estudyante diri sa Laredo National High School ug sa kon pa nakong mga nagsunod dapat sa akong vlog sa Uliling. So, pero ang adlaw ang ato ang activity is multi-pass fillet well in vertical position. Paning activity nag-sunod no? Ako nang nagkataas ang iya level sa difficulty. Anyway, no? Himawari ko tani kay ang process niya almost the same yung position. So, depende na ko sa plano ako ang demonstration sa multi-pass fillet well in vertical position. Ako sang i-shout out ako duha ka estudyante dari sa Luray. Sila si Ninyo Rito Unahap, si Kinet Nasyon. O ito po ba pa mga estudyante na ako ka magpa-shout out. Lalo po butang sa mga ngayon sa comment box section ko. Nang magpunta na sa mga video, butang sa dito kay para marubag na po or ma-clarify na ito kung sa'y kung ipasa po. Magpasa ito ano eh, pagpapitan o E-60-12. Pwede silang gamit o E-60-11 or E-70-18. So, sa karoon nga case, akong gamiton is E-60-12 nga rad. So, akong gamiton nga motion ani is circular. Circular na siya, no? Hantol, taabot din sa kinatumyan. Now, ang ato ang pag-travel ani, di na ito paspaso, no? Hinay lang. So di po kayo nga hinay, kaya kung hinay sab kayo, musahag sa nimo aki, no? Huwag mo aksuguhog ba? So hinay lang, especially kung arena ka sa may kanto, no, kakanto niya, kaya kung apote rin niya, imo na yung ibitik na po rin yung side, ang kato nga part rin nga nagyan sa rad, sa kayo, sa arc, o undercut o siya. So ang apote rin, stay sa kag mga pound kag 2 seconds, 1-2, because 1-2, side-side, 1-2, 1-2, hantod, mahuman. Hindi lang travel kayo. Kung puso kayo sa side, no? Mo undercut siya. Then, atong kurinti, ato sa nga dyan, so di na ito, palabi puso. Mga 85 to 90 or depende na si buhang picnic, no? So, mo prepare ko 80 to 90 uppers nga kurinti yan, eh. So, depende na si buhang, no? Depende na si buhang pag-put sa plate. Depende sa diameter sa rad, depende sa mong arc length, matter ang mong pagkirahe niya, samtang mag-trabaho ka, no? Samtang mag-oscillate kasi mong rad. Huwag nga po, no? Sa hot pass or filler pass, gamit po tao, either gamit tao circular motion or gamit sa tao zigzag motion, no? Depende rin na sa tuwa sa builder kung sa iyang mas comfortable nga tumagi sa building. Okay? Karahan? Yung gamit ng circular motion, hinihina lang ang travel para dili ma-undercut. And then, counting 1 and 2 side to side, hinay lang yun ang travel para dili yun ba undercut. Then focus, isintro ang rod sa kunga kasi may liki yun. Okay, continue lang, no? Dili yun na ito, dali o na itong trabaho para dili siya maguba. Inikuha sa slag paggamit og welding mask or gamit ka og goggles para dili ka maigo sa slag kay init pa kayo ang slag. Madamage ang mata. Ihapit na mahuman ang tira pagbantay nga dili ka makahimog crater. So hapit na mahuman, no? I-circulate ang arc tutugit sa may pinakalas na parts ng tira para ma-avoid ang crater nga forma.
or Japan, no? Hinay gyapon ang atong travel para ma-minimize ang undercut or di kita magka-undercut. Then counting 1 and 2 every side para dili siya mo undercut. Sige lang, no? Continue pa doon sa taas. Hinahinay lang hantod siya mahuman. Lang gi daring side, no? Ko lang gi kalira gamay para ni kaki sa kuang arc niya. Di na kaya siya dako kaki nga matunaw siya. Kaya matunaw itong kapartong nagtibugol. So, amaya ito, imutong kuha gamay para ni kaki din ay hapsay na. Kaya mudugang mo ito sa iburoton sa ito ang agi katong nagtibugol daan rin nga akong ikuha. So, i-repair na ko daan para ni kaki limpyo na siya. So, pagkirahan, iwasta. Nawin po tana sa activity na tumaro regarding sa multi-pass pilot weld in vertical position. Ayaw pagbaluhan kung butang sa mga comment sa comment box section po sa link video. So, hindi na po matubagay mo po tana. Iyon po sa... So, salamat! We'll be right back.